My God, I hate drugs. Tony Gonzaga, kinawawa, binugbog sarado sa social media, say ni PBBM. Isa sa mga sumaksi sa proklamasyon kina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte bilang bagong President at Vice President-elect ng Republika ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon, ang mag-asawang sina Tony Gonzaga at Direk Paul Soriano. Malaki ang naging ginampanan ng celebrity couple sa kampanya ng Unity. Si Direk Paul ang gumawa ng mga campaign ads ng partido habang si Tony naman ang nag-host ng sorties at nagtanghal din. Kasabay ng proklamasyon, inilabas niya sa kanyang YouTube channel na Tony Gonzaga Studio, ang cover ng Roar ni Katy Perry, na madalas niyang kantahin sa mga campaign rallies. Sa isang video, makikitang personal na ipinakilala ni BBM ang mag-asawa sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Ako ni Nestor de Villa. Pero, direktor, lahat ng ad ko ginawa niya. Si Tony man, siya ang nagpe-perform. Unlike some of us. Kawawa ito. Samantala, sa isang panayam ay tahasang sinabi ni Direk Paul na handa silang tumulong sa Marcos administration kung kinakailangan. Nakapili na si President-elect Bongbong Marcos ng lugar kung saan gaganapin ang kanyang inaugurasyon sa June 30. Sinabi ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez sa National Museum sa Maynila, manunumpa ang 17th pangulo ng bansa. Pero nilinaw ni Rodriguez, ito'y kung pahihintulutan sila ng kaukulang ahensya ng gobyerno na gamitin ang National Museum. We have chosen a venue. Ang desisyon ni President-elect Bongbong ay ganapin ito sa National Museum. Pahihintulutan ng pagkakataon at ng mga yung mga kinakausap, of course, the DPWH, the one handling the National Museum. Mm-hmm. At of course yung program per meeting, kasi ang pagkakaalam ko sa ganyan, meron pang civic military parade, hindi ba? Kung matutuloy, si Marcos ang 4th na pangulong manunumpa sa pwesto sa National Museum na dating Legislative Building. Dito rin isinagawa ang oath-taking para sa unang termino ng mga dating presidente sina Manuel Quezon, Jose Laurel at Manuel Rojas. Una rito, sa tradisyonal na Quirino Grandstand dapat gagawin ang inaugurasyon ni Marcos, pero hindi na itutuloy dahil nandoon ang COVID-19 field hospital. Kaya naman naghahanap ng panibagong venue ang kampo ni Marcos na hindi na raw kailangang gastusan ng malaki. Talagang dapat ang bagay na bagay ay doon sa Quirino Grandstand. Mm-hmm. At napakakunting ano na lang doon, pinturahan lang ng puti yun. Mm-hmm. Subalit, may hospital na ininagay, hindi ba, for COVID patients. Mm-hmm. So we are respectful of that, kaya naghahanap kami ng ibang venue. Nakaunti na lang ang pagkakagastusan dahil nga ayaw din naman ni President-elect Bongbong nagagastos pa ng malaki. PRRD hiniling kay BBM na ituloy ang drug war. Inihayag ni President-elect Bongbong Marcos na hiniling sa kanya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago pa mangyari ang May 9 elections na ituloy ang war on drugs nito. Sinabi ni Marcos na kung itutuloy niya ang giyera laban sa ilegal na droga na sinimulan ni Pangulong Duterte ay gagawin niya ito sa sarili nitong paraan. Nahaharap si Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa Crimes Against Humanity dahil nauwi na umano sa human rights violation ng anti-drug war campaign nito. Gayunman, sinabi ni Marcos na humingi sa kanya si Pangulong Duterte ng pangunawa dahil sa paggamit ng lahat ng government resources na available para pondohan ang buwan ng 500 pesos government aid sa mga poorest of the poor families, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, bukas naman si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
na kunin si Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na administrasyon. Sinabi ni BBM na wala siyang nakikitang problema kung maging drug czar ang Pangulo pagkatapos ng kanyang termino. Ngunit ayon kay Marcos ay tanging si Pangulong Duterte lang ang makakapagdesisyon kung gugustuhin niya pa bang magtrabaho muli sa gobyerno at hindi magretiro. Nilinaw naman ito na hindi pa sila nag-uusap tungkol sa nasabing posibilidad. If he wants to. Drug czar, or the drug czar, something like that. If he wants to. So it's a standing offer from the president-elect? I will, no, he has not, we have not talked about it. I'm open to anyone who is able to help, in the government. So, matagal na kaming magkaibigan ni PRRD, nung mayor siya pa, long time ago. So, I'm sure if he wants to play a part, sasabihin naman niya sa akin. Certainly open to all of that. Presidential calls po, nag-reach out na ba sa inyo, open by the administration sa mga nakilaban ninyo na magiging position? Hmm? Marami na. Marami na. Meron nga yung sinasabi. Meron mga, hindi ko na rin babanggitin kung sino, pero ilan dyan nagsabi. Lumabang kami sa inyo, siguro wala na kaming pag-asa dyan sa gobyerno. Sabi, hindi, huwag niyo. Politika lang yan. Trabaho na tayo. Okay lang yun. For me, that's part of it. And that's finished. The people have spoken. The decision has been made. So let's work on that basis. And again, ang aking criterion talaga sa kukunin namin kung sino yung marunong, sino yung magaling doon sa area na yun, at handang tumulong. What else do you need? Yeah, diba? And I was right before when I said one of the hardest parts of picking these experts and yung pinakamagaling is that because they are successful, maganda na yung buhay nila eh. Sasabihin, pumasok ka sa politika, ang gulo-gulo ng politika. But ang dami talagang willing dahil Pilipino sila eh. Nagmamahal sila sa Pilipinas. The peaceful mass action at the Commission on Human Rights compound turned violent on Wednesday when authorities stopped the demonstrators from marching to the Batasang Pamansa, where the proclamation of winning presidential and vice presidential candidates took place. Protesters want the family of President-elect Ferdinand Marcos Jr. to be held liable for corruption and human rights violations during the martial law, and for the government to look into the supposed irregularities during the May 9 elections. Police officers in full battle gear clashed with the activists as water cannon was used to disperse them. 14 protesters were hurt during the commotion. Hindi natin talaga inaasahan itong overkill reaction ng police. Sa tingin natin, uncalled for, unnecessary, na nag-inconvenience sa maraming motorista, commuters, tapos gumamit pa ng dahas. The police meanwhile explains their action was part of the plan to ensure a peaceful and orderly conduct of the proclamation of the country's next leaders. They insist they exercised maximum tolerance. Protesters, however, argue that if maximum tolerance meant using water cannon and hitting people with sticks, then people just got a peek of what the new norm will be under the Marcos administration. Ito pa ay pasilip kung sa mangyayari in the next 6 years, yung paranoid reaction ng police, yung intolerance sa dissent. The groups are set to discuss with the Commission on Human Rights the appropriate actions to be taken in connection with the violent dispersal on Wednesday as they prepare for bigger protests in the coming days leading to the inauguration of Marcos on June 30th.